Pilipinas, mahigpit pa rin sa One Health Pass. At ano-ano nga ba ang mga updated requirements lalo na sa may mga kasamang minor de edad? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga updated requirements pauwi sa Pilipinas, lalo na yung mga OFW na may mga kasamang minor de edad. Pinapaalalahanan ko ang lahat na kahit medyo lumuluwag na sa Pilipinas, na inalis na yung face mask kapag nasa outdoor area. Ngunit still ay mahigpit pa rin ang gobyerno natin sa mga arriving OFW tungkol sa One Health Pass. At maraming nagtatanong kung paano naman yung mga OFW na uuwi sa Pilipinas na may mga kasamang minor de edad. Yan ang iisa-isahin ko sa inyo at ipapaliwanag ko mamaya. Konting kaalaman tungkol sa One Health Pass na kapag nakapag-register na kayo at lumabas na yung QR code ay dapat i-screenshot nyo agad. Dahil guys, yung iba ang inaakala ay isi-send pa ito sa email. Pero ngayon guys, ay hindi na ito sinesend sa email. Kaya kailangan nyong i-screenshot kapag lumabas na yung QR code. Marami namang nagtatanong kung paano kung hindi ito na-screenshot at biglang nawala. Ganito yun guys, kailangan nyo ulit mag-register ng bago. What? About naman sa uploading documents ng vaccine certificate nyo, ay screenshot lang ay okay na. At kapag dineclare nyo na boosted kayo, ay kailangan nyo lang i-upload yung old and new vaccine certificate nyo. Yung isa ay yung walang booster. Yung pangalawa naman ay yung may 3-dose vaccination o kaya naman yung 4-dose vaccination. At kapag naman ay fully vaccinated lang kayo o naka 2-dose vaccination, ay kailangan nyo magpa-PCR test valid for 48 hours. At i-upload nyo lang din ang screenshot ng PCR test result nyo. So, eto na ang mga requirements pauwi sa Pilipinas as of October 2022. At take note pala guys sa mga nagsasabi na bakit hindi ko nababanggit ang visa at ang OEC, kasi ang requirements na pauwi sa Pilipinas ang tinatapik ko ngayon o yung ginagawan ko ng video ngayon, hindi yung mga requirements na pabalik sa ibang bansa. Kung gusto nyo ng video tungkol sa mga requirements pabalik sa ibang bansa, ay mayroon akong separate video tungkol doon. Ang unang requirements pauwi sa Pilipinas ay ang One Health Pass. Kahit anong edad ay kailangan i-register sa One Health Pass. Mapa-baby man, kids, or adult, kailangan nyo po mag-register sa One Health Pass. At para naman sa mga boosted na o yung may mga booster na, ay pwede na kayo mag-register 3 days or 72 hours before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dahil exempted na kayo sa PCR test. Consider na booster is yung naka 3-dose vaccination na kayo or yung 4-dose vaccination na tinatawag na fully boosted. Kapag naman sa mga fully vaccinated lang or yung naka 2-dose vaccination, ay makapag-register lang kayo or pwede lang kayo mag-register sa One Health Pass kapag lumabas na yung PCR test result nyo. Dahil guys, kapag fully vaccinated lang or yung 2-dose vaccination, yun nga required kayo ng PCR test. Valid for 48 hours. At allowed din yung antigen test taken within 24 hours bago yung flight nyo pauwi sa Pilipinas. Sa mga 12 to 17 years old naman na fully vaccinated na, ay okay na yan. Exempted na kayo sa PCR test kapag uuwi sa Pilipinas at exempted na rin kayo sa quarantine kapag dating nyo sa Pilipinas. But required din kayo na mag-register sa One Health Pass. I-upload nyo lang yung proof of vaccination nyo. At sa mga 12 to 17 years old naman na unvaccinated, ay required kayo ng PCR test kapag uuwi sa Pilipinas, valid for 48 hours. At required din kayo na i-quarantine pagdating nyo sa Pilipinas. At required din kayo na mag-register sa One Health Pass bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dahil guys, kung wala kayong dala o hindi kayo nagpag-register sa One Health Pass, ay dito pa lang sa Dubai Airport pauwi sa Pilipinas ay hindi na kayo makakasakay. Sa mga 11 years old and below naman, unvaccinated man or vaccinated ay exempted na sa PCR test kapag uuwi sa Pilipinas. Basta traveling siya with guardian na boosted. At required din siya na mag-register sa One Health Pass pati yung guardian na kasama niya.
Kapag naman unvaccinated yung guardian na kasama nung bata na 11 years old and below, ay required na magpa-PCR test nung guardian na kasama nung bata. At pati yung bata ay required din na magpa-PCR test. At required din sila na mag-undergo ng quarantine pagdating nila sa Pilipinas na 5 days. And after 5 days guys, na kapag nag-negative sila sa PCR test, ay makakauwi na sila sa kanila. Kaya para sa bata na 11 years old and below, ay nakabase sa guardian na kasama niya ang exemption niya sa PCR test. Kaya kapag boosted na yung guardian na kasama niya, ay exempted na sa PCR test at sa quarantine yung guardian na kasama niya. At pati yung bata ay exempted na rin sa quarantine at sa PCR test. Pero kapag unvaccinated yung guardian na kasama niya, ay required na magpa-PCR test yung guardian kapag uuwi sa Pilipinas or bago yung flight na pauwi sa Pilipinas. Pati yung bata ay required din na magpa-PCR test. At required din silang dalawa na mag-undergo ng 5 days quarantine kapag dating sa Pilipinas. At ito ang summary ng requirements na kailangan yung dalhin kapag uuwi sa Pilipinas. Number 1, ang inyong One Health Pass. Number 2, ang inyong Vaccine Certificate. Kapag boosted na kayo, ay exempted na kayo sa PCR test. Kapag naka 3 dose or 4 dose vaccination na kayo, ay exempted na kayo sa PCR test. Kapag naman ay fully vaccinated lang or 2 dose vaccination, ay required kayo magpa-PCR test valid for 48 hours. Number 3, ang inyong passport. So ayun guys, yun lang naman sa video na ito ng mga requirements kapag uuwi kayo sa Pilipinas. At sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time!